Kung i-deconstruct natin yan, yung survey na yan, na talagang overwhelming yung optimism ng mga Pilipino, mas kanya rin, mas kombinasyon ng kultura, no? At saka yung karakter natin, no? Hindi necessarily dahil satisfied tayo sa nangyayari sa ating paligid. Hindi necessarily na satisfied tayo sa gobyerno. No? Talagang yung ating karakter ay very optimistic, no? Lalo na pag meron tayong marami tayong suliranin, no? Marami tayong mga problema. Ang tinitingnan natin kasi yung paano tayo makakaalis sa problema na 'yan, no? It has its own strength at saka weakness, no? Weakness dahil kalimitan hindi natin nakikita yung ugat ng ating mga suliranin, 'di ba? Nakikita lang natin epekto, no? Hindi natin nakikita na ganung kalalim yung mga problema natin, no? Yun man yung negative, no? Yung ganung klaseng pagtingin. Ang positibo, lagi tayong tumitingin sa, ang tawag dyan, pag-asa, hope. Mm. Lagi tayong hopeful na tayo ay aangat sa ganyang klaseng problema. Ang kulang, Ina, Michael, ay lagi tayong magkakaroon ng cycle na tinutugunan natin yung epekto ng mga problema. No? Minsan kasi yung ating pagiging hopeful ay bahagi ng problema. No, bahagi misplaced. Maganda na tayo ay very hopeful, very optimistic, pero minsan ay nakakatulong para hindi natin tugunan yung ugat ng ating problema. No, yun naman yung downside. Pero siyang upside, 'di ba? Yun, kaya every new year makikita natin yung ganyang klaseng optimism, no, sa ating mga celebration, no? Yung kultura natin, bahagi niyan yung fiesta. Halimbawa sa mga kanayunan, marami sa mga magsasaka, no? Kahit ibenta na yung kalabaw, ibenta na yung kanyang mga alaga, basta lang makapag-celebrate, 'di ba? Yeah. Bahala na bukas. Bukas. Bahala na sa isang linggo. Basta mahalaga ngayon, makikita ng mga kapitbahay ko na ako ay maraming selebrasyon, maraming pagkain. So, minsan positibo, minsan negatibo, eh. 'Di ba? Pero tayong bahala na culture, eh. Bahala na bukas. Basta ngayon ay masaya, ngayon ay busog, no? Ngayon ay para nakakaangat sa ating mga suliranin.